Ang negosyo natin, mga kaibigan, is about numbers. Mahaga ang numbers dito. Alam nyo ba, ito ang katotohanan. Sa 10 na ma-invite mo sa OPI at mag-join, sa 10 ha, na ikaw, na direct mo ito ang nag-invite, mga kaibigan, ang 4 dyan will do nothing. Wala silang gagawin. Sa 10 ha, na i-invite mo, 4 dyan, nag-join lang sila. Bakit? Wala lang pagka-join, wala nang nangyayari. Nagandang, nakita nilang sa speaker, kaya nag-join. After nang wala nang nangyayari. Normal yan, mga kaibigan. Sa 10 na yan, no, yung 4 dyan, mga kaibigan, will do you. Ano bang natin? O yan. Konti lang gagawin. Ibig sabihin, mag-i-invite sila, pagka-invite ng 4, hindi na rin gigilos. It's normal, mga kaibigan. So, walo na yan. Ito. Then, sa 10 na yan, yung dalawa dyan ang mga serious. At minsan, ang tinatawag natin mga agila. Ganyan mga kaibigan ng katotohanan. Pinapakita ko na sa inyo. Pagmasdan nyo ang numbers. Yung iba kasi, ganito ang ginagawa. Dalawa lang ang dinirect. O 4 lang. Ha? Kasi nga, happy birthday. Mga kaibigan, sa 4 na yan, alam nyo, dalawa dyan, will do nothing. Dalawa dyan, will do you. O di wala lang natin, ha? Kaya ikaw, mawawala na rin. Kasi inisip mo, ang hihit, ha? Yes, totoo. Na kapag ikaw ay one head, actually, dalawa lang ang kailangan mo, eh. Isang eagle sa kaliwa, isang eagle sa kanan. Yes, totoo yan. Pero mga kaibigan, mahirap makuha ang agila. Alam naman natin yan. Hindi. In my experience sa network marketing, wala pa ako nakilala na unang invite na agila agad sa kaliwa, unang invite sa kanan, agila. Hala po, kalokohan yun. It's just an illusion. Hindi po nangyayari yan. Ito ang nangyayari. Ito ang nangyayari. Manok, 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 manok. Minsan hanggang 10 pa, saka lalabas yung agila. Ito naman, manok, manok. Uy, may agila agad, ang eagle. Ganyan ang nangyayari. Hindi yung agila agad. Pero actually, dalawa lang kailangan mo. Dalawang agila lang. Pero mga kaibigan, para mo makuha yan, kailangan ikaw mismo sa sarili mo, marami kang direct. Ito nga yung kasabihan na the more entry, the more chances of winning. Ganun yun nga mga kaibigan. Winning. At isa sa pag-uusapan natin ngayon ay yung tinatawag na the speed of a leader determines the speed of the network. Yung bilis ng kilos ng isang leader, doon makikita kung gaano kabilis yung paglaki ng network niya. Kaya kung nag-uumpisa ka pa lang, kailangan ang first 21 days mo sa OPI, yan dapat ang pinaka-aggressive ka. So after nung magsusog na, first 21 days after, so... Sir Eman, pagka mabilis akong kumilos, state of the nation, magiging millionaire agad ako, in 2 months, hindi po. In 3 months, hindi po. In 1 year, hindi po. In 2 years, yes, possible.
Ibig sabihin, it takes time din. Kasi mga kaibigan, tandaan natin ito. Ito lagi kong dinidiscuss. Sa traditional business kasi, ganito ang itsura. Kung ito ang iyong effort, ito ang iyong income, 1 year, 2 years, 3 years, hanggang 10 years, ang effort mo, parehas. Ang income mo, lalaki lang ng konti. Ito ang traditional business. Pero sa atin, ganito ang itsura, mga kaibigan. Ganyan ang itsura. Ito yung effort, ito yung income. Sa unang taon mo, grabe ang effort mo. Ha? Ang laki ng effort mo, ang income maliit. Gano'ng kaliit? Siguro kumikita ka lang ng mga 20,000 per month. Maliit lang yun dito, mga kaibigan. Or 10,000. Sa pangalawang year mo, ang effort mo, nabawasan. Ang income mo, nadagdagan. Sa ika-third year mo, lumit na yung effort mo, ang income mo, lumalaki. Hanggang sumabot sa 5 years. Pagdating ng 6 years, halos wala ka ng effort. Oh. Pero ang income mo, grabe laki, mga kaibigan. Mga kaibigan, tandaan niyo itong sinabi kong ito. Kasi after 5 years na nagdito kayo sa OPI, ngingiti kayo, tama ka nga sa lemon. Ito ang very tricky sa atin, mga kaibigan. Alam niyo ba kung bakit? Maraming mga opinions ang nag-quit sa unang taon. Bakit? Kasi ang hirap-hirap ng kanilang ginagawa, ang income ang liit. Kaya nag-quit, akala nila forever na siyang mahirap hanggang 10 taon, ganun. Hindi po. Paliit na paliit ang effort mo habang tumatagal. Kaya maraming nag-quit sa unahan eh. Kasi ganun pinakamahirap po. Kahit naman sa bagay, di ba? Basta first time, yun ang pinakamahirap at pinakamasakit. Alam naman mga babae yan. Yes! Eh, grabe naman ang papiling. Kami, ma? Di ba ganun kasakit? Yes! Alam na alam mo, ha? Pero sa mga lalaki, yun ang pinaka-exciting. Yung umpisa. Yung pinaka-exciting eh. Ngayon, ganito talaga yung ating mapa. Ganyan ang mangyayari. Pero, kailangan pa rin yung speed mo, pabilisin mo ang kilos. Lalo-lalo sa mga nag-uumpisa ha, very critical ang first 21 days mo sa OPI. Doon sa mga ilang buwan na simulan nyo, i-commit nyo sa sarili nyo mula ngayong araw na ito hanggang ika-21 days. Hindi lilipas ang isang araw na wala akong kakausapin about sa OPI. Bakit 21 days, mga kaibigan? Under sa psychology, sabi ng mga expert, ang isang habit ay nadidevelop within 21 days na araw-araw mong gagawin. Ang isang bagay na ginagawa mo 21 days non-stop will be your habit forever. Kaya kapag lagi mo ginagawa ang OPI for the 21 days, sa umpisa, sa first 3 days, 5 days, parang hirap na hirap ka, bakit nag-a-adjust kayo kasi hindi mo ginagawa yung before. Pero after 21 days, parang normal na sa'yo. Para bang hahanap-hanapin mo lang pag hindi nang ginawa ang OPI. At magugulat ka, mga kaibigan, sobrang bilis ng pagdami ng network mo. Nag-talk kayo? Nag-talk din siya? Kasi nga, i-goal mo, in 21 days, kailangan meron kang 21 na tao kausapin. Nakausapin na, ha? Or 21 na tao na kausapin na iimbitahan dito. Every Saturday, dadalhin mo dito. Lahat ng kinausap mo. Mga, may kinausap ka ngayong week, 5, dalhin mo lahat dito. Pero kinausap mo sila prior na pagpunta dito, kinausap mo na sila sa isa. Gawin niyo yun, mga kaibigan. May mga prizes ka, iPhone.
in 21 days para ma-develop yung habit. Alam niyo itong habit mga kaibigan, mayroon i-develop ito. Hindi niyo ba napansin? Every new year, nagkakaroon tayo ng New Year's resolution. Ang sabi natin, mula ngayon, mag-gym na ako. Mag-exercise na ako. Ginawa mo na January 1, January 2, January 3. Pagdating ng 4, wala na. Back to normal. Kain, tulog. Hanggang simula lang. Kasi nga, hindi mo tinap, hindi na develop yung happy. So yun mga kaibigan. The speed of a leader determines the speed of the network. Kaya kung ikaw, baka din pag-alit sa umpisa. Ha? Kung babagal magalit ha? Yes! May millionaire ka pala sa OPS pero mabagal. Yung iba, millionaire na ika-third year, ikaw, 5 years, 6 years pa. Kasi mabagal ka eh. At ang masama nun, sa sobrang tagal, nainip ka. May init ka mga kaibigan. Ang dahilan kasi kaya kailangan mong pabilisin sa umpisa, kasi mag-create ka ng momentum. Yung momentum ang gi-create mo eh. Kasi once na simulan mo na yan, hindi mo na mapipigilan. Halimbawa, nag-create ka ng ano, bawa, pabulusok to, no? Nag-create ka ng momentum. Mga kaibigan, pag nag-create ka ng momentum, kung bato yan na pababa, na sobrang laki yan, hindi mo na mapipigilan. Kahit magpahinga ka, wala ka mga ako, kikilos at kikilos ka, kasi ang dami ng tao na nag-i-inspire sa'yo, nag-motivate sa'yo. Yun po ang dahilan mga kaibigan. Okay? So yung gano'n lang, yun ang po ang training natin ngayon. Gusto ko siyang paiksiin para ma-realize nyo na. Kasi siguro tinatanong sa isip mo, paano mabagal lumagal ng network ko? Paano bibilis? Eh ikaw mismo mabagal. The speed of the leader, ikaw yun, determines the speed of the network. Pag ang leader mabagal, nagawa ng network mabagal din. Yeah. Hindi po kasi mangyayari na ikaw mabagal, ang network mo mabilis. It won't happen. It's parallel. Parang dito lang din. Kung i-compare naman natin dito, ito. Yan. Kapag ang network mo, pag ang network mo maliit, ang income mo maliit. Kapag ang network mo malaki, ang income mo malaki. So sabay lang siya. Ibig sabihin, yung bilis ng pagbaba nito, siya din bilis ng paglaki nun. Parallel siya mga kaibigan. Okay? So yun ang po ang gusto mong i-remind sa inyo. Maraming salamat.